Huwag kani ako. Ay, kawin. Oras. Ma, yun. Kawin ka niya. Ha? Kaya, oras na. Mali, iyan. Ito ang mga products sa Longping. Not for sale. Insect RC. Sir, kaning Insect IC, ano not for sale, sir? Mga niyang packaging naman, sir, para sa government procurement. Ah, para sa government procurement. Oo. Kaniya nga itong commercial fins para sa, ano, para sa mga tindahan. Okay. Tagpila po na kantidad, ano, sir, kapalit doon, sir? Nasa mga 1-1 to 1-150, depende sa dealer. Ah, okay. Pero kaning ginapanghatag sa gobyerno, kaning yung ginabaligya, pilang kantidad, ano? Kanisa, sir, 5,000 pesos. Kasi difference na nila o kaning sa commercial yun? Pareho lang, sir. Ah, parehas lang. Medyo ubos lang ang presyo naman sa government tungkol kay volume man po ng ilang procured sa mga. Kini siya mas gamay timbang, no? 3 kilograms lang? Ang sunod, ano, sir, 15 kilos. Okay. Lima ka 3 kilos nga nakapak. So, consolidated sa 15 kilos po. Ah, okay. So, mas marato ang mabaligyan sa gobyerno compared sa free market. Mm-hmm. Kaya kung commercial siya, 1,300 times 5, no? Hindi, 1-1 ang SRP, pero na ibang dealers na mabaligyan, 1,150, labi na kung lagyo ang dealers. Okay. So, muna yung presyuhan. Yes, sir. Pila may kuhaan yan, sir? Potential yield niya? Kaya siya mahatag o 7 to 14 metric tons per hectare, sir. 7 to 14 metric tons per hectare. Depende po sa pag-atiman. Dagan mo kung factor, depende sa weather. Kung sundon lang na ito ang PUT, unya mo, mo ano lang ang weather, mo sabay lang po ang panahon, kaya na ito ang 14 tons per hectare. Mm-hmm. So, unsa ang mga particular nga mga sponsor nga mga tikul nga dapat tumanon sa ito ang mga farmers para makuha niya ng maximum ng 14? Okay. Unang-una, ang land preparation dapat nindot. Ikaduha, ang pagpatubo dapat masunod na ito ang protocol para 90 or 85 to 90% mo tubo. Ikatulo, dapat ang planting distance nindot. Masunod na ito itong 7 by 8 inches kung dry season, 8 by 8 kung wet season. Then, ang pinaka-critical yun kaning itong timing of fertilizer application. So, dapat sundon gina ito ang timing. Kaya naman ko tayo timing na nga ginasunod, sir. Then, the right grid sa abono. Usually, sir, tagpila man ka sako ang kinahanglan niyang abono. Kaya diba ang rice, ang hybrid rice is murag mas buras ka siya ang abono, di ba? Yes, sir. Compared to inbred, medyo kinahanglan gina ito siya tagaan atong pakanon o itong abonohan o tarong para mo hatag isang nindot na abon. Ang among recommendation, general recommendation during dry season is 11 bags, then by wet season 8 bags. Pero kung atong kung gusto gyud nato makuha ang accurate nga nutrient requirements sa imong yuta, mas maayo kung ato siyang ipasuwil analyze para mahatag nato kung sa kinahanglan. Kay kanang mo mamang general recommendation lang. Pero sir, based sa inyong data, duna na ba nakakuha og kuan ani? 40 tons o double digit? Diri sa Davao del Sur, sir, daghana. 10 tons, diri labi na diri sa Matanao. Uh-huh. Kana, sir, kanang mga farmer, sir, among pungutan niya, mao na mga 14 tanner. So, natay bukid nun, natay... Nay Davao del Sur, na diri, sir, si isa nga farmer niya. Okay. Kani si... Matanao. Matanao, si Padasay. Ah, so, Padasay. 9 metric tons ang iyahang nakuha. 9 metric tons. Pero sa Nuybay Siha, natay daghana gini ito mga 14 tanner. Natuwa mo diri kay mura patag estudyante nga bago pa lang po nag-adapt sa hybrid din ang technology, ang PUT, wala pa kayo na perfect. Pero in the long run, akong nakita nga, dako kay potensyal lang ito ang variety. Dako kay tendency po nga, o ma-perfect po nila ang technology sa hybrid, kaya po na ito abdol ang Luzon ng mga data. Ah. Ang Luzon, karaan naman ko lang silang hybrid user. Okay. So, pero sa Mindanao, naano mo'y recorded yun? Yes, sir. Kani sila. Okay, natay 14 tons series sa Bukid nun. Pero talagsara po kaya na sa mahihap na sa itong tublo. Kanigin sila ang mga, ano, mga top yielder pa namo sa pagkakaroon. Dinapot doon. Kumbaga, mga veterans na. Yes, sir. Pero kaning inyo ang technology, sir? Taw-tawad na ba ni, sir? Yes, sir. Actually, ang hybrid rice technology, dugay na ni siya introduce. Sa inyo ha ba? Sa inyo ha? Sa mga? Basic. Sa inyo ha? Taw-tawad na, sir, kay si Yu Longping, sir. Named after Professor Yuan Longping. Siya ang father of hybrid rice. I see. So, possibly, kung wala si Yuan Longping, wala hybrid, or there might be somebody nga naka-imbinto, but si Longping kitang nauna. I see. Sa hybrid. Sir, thank you very much sa mga time, sir. Welcome, sir.